si Aba Magnus by Collapse. Inopen. Tsaka kanina, nakita mo naman doon sa dalawang game nung Extreme versus G2, sobrang nag-pay up yung mga Magnus pick. Lalo pag tumatagal yung laro, syempre inaasama din yung RP dyan. Correct. And isa sa mga crucial crucial big ultimate yan. Since nakuha yung IO, dito ka na ba dapat pipick ng Atropos? Kasi looking at their bans, baka, siguro sa last ban, magban ng Atropos, pero tingin mo, Aurora, titignan nila, they have IO eh. Pwede naman, or siguro much better Aurora, mga Beastmaster, basta pang setup, kung ka, wala nang kung ka eh. Void baby ni Savage. Actually, yung Void, sobrang goods dito, especially they have IO, diba? Pero feeling ko hindi makakalusot. Ayun, sila mismo nagba ng Void. Sobrang accurate and power eh. Uh-huh. Isipin mo yung big ultimate, Chrono, tsaka RP. Oh, yeah. Parang ang hirap din lumaban. Bagong taba si Kuya Koy sa. Si Kuya Koy Savage, ano? Bagong mainit, Gupetsky mainit, siya kailangan dito. Kailangan talaga magpa-ano. Uy, snatch pick na lang sila ng Atropos. Kailangan eh, kailangan. Yep. Sa pang setup din yan, syempre pag relocate. Setup ng IO, nandun yung slip, nandun yung grip, di ba? Tsaka mo na rin pahawak yan pagka may IO na kasi ang hirap nang gumalaw sa mapa. Sobrang tapang ng Atropos. Yung Atropos, nagkakaroon siya ng confidence na kahit sumulo lang siya sa mapa. Di ba? Para humanap ng at least kill basta merong relocate and also yung pins grip. Gyro? Magagyro ba dito, Aurora? Tingin parang hindi ata, no? Ang hirap mag-gyro. Actually, Lesh is open. So maybe Lornoff pwede niyang i-take 'yon. Kita mo naman nasa most played heroes niya 'yon. And Iolesh hindi rin ano, 'di ba? Hindi na rin naman nabago 'yan. So isa mga combo din. Over kay rito mga boss, nag under 41 ako rito. Uh-huh. Masyadong malaki, no? Masyadong mataas yung 41 eh. Ikaw. Ay, ano ako, feel ko, 41. Ikaw ano bitin mo? -6 sa spirit. Ayun, baby. Dahil okay. Nauuso nga si Blizzard. Inspired. Kani-kanina lang sa game number 2 ng dalawang game 'yun, dalawang game. Actually dalawang game ba 'yun? Dalawang game 'yun. Hindi ko nakikita yung game 1 eh, pero din. Yep, nag-bristle back nga sila doon. Ito playable din naman kung medyo malugi para kay Jabs, pwede naman, 'di ba? Pero ito kasi hindi magiging hero ni ano to. Mm. Ni Savage. Unless pag carry si BB, kailangan ni mid mo at least semi carry para ano 'yun, may secondary bubuhat sa inyo pag BB carry. So magkukotel na sila dito, tingin mo? Yung Aurora? Oo. Hindi na, hanap na yung IO. Kasi compatible din naman yung kotel sa BB. Kumbaga, sorry, disable. Unlay spray sila dyan. Hindi, kung lalagay mo naman siya sa mid, tapos pipick ka syempre ng 4 in position, maybe na at least isang disable, ano? So clockwork yung parang magiging post 4. Mas pipiling ko sana, sabihin ko sana Marcy. Mm. Pero mas pinili nga nila dito. Dahil kasi awkward naman eh. Yep. Kung BB, clockwork, Marcy magiging kalin. Ito kasi IO BB, okay na yan. Tapos clockwork position. Tsaka parang tagal ko na rin nakita si Savage na gumamit ng Marcy, no? Hindi, yung ano, Marcy position 4. Ipo-4 yung Marcy. Para ayaw mo nang parang mala Team Liquid style na carry Marcy. Mahirap gayahin yung kasi nga, it takes time eh. Kumbaga, para ma-pull up yung ganun drop eh. Yung mga gumagaya, pero hindi pulido. Yep. Compare sa sinasabi mo nga, Team Liquid. Sila kasi praktisado na nila yun eh. So, let's see kung ano yung magiging pick dito on sa Alipa. Direk, bago ang lahat, direk dya, punasan mo muna. Ang agang punas nito. Hindi, masyadong ano eh. Nalalabuan ka, hindi mo makita. Hindi ko makita. Diyan pakipunasan daw at yung partner ko, ayan. Okay na. Okay na. Napunasan. At least napunasan ng maaga pa lang. Maaga pa lang, napunasan. Pero Drow Ranger Julius. Out of nowhere din to. Pero hindi, maganda kasi yung power pang-break. Ano, yung power marks, sakit na ito. Okay lang. Maganda yung draw kasi nga, kalaban mo, mili naman na Bristle back. Tapos, potential silver. Uy, ayun. Uy, uy. Dating yung back. Uy. Kanina yan, ah. Oo nga. Haba na ba dyan? Thank you so much, Boss Alo, sa kanyang outstanding. Ganap na ganap nga si Boss din. Hindi, alam niya. Ulit eh. Alam niya. Uy, meron ko rin pala. Meron din. Pambira ka. Isipin mo nga, ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? Tumanga si Jat, tsaka si Soysus. Panalo ko sa, ano yung TikTok na yan? Yung TikTok na yan, late lang. Hindi sa predict, ah. Kasi yung predict ko, tama naman, eh. Suki ka na talaga, pare. Hindi suki. Hindi na, pare, tama na, suki ka. Si Jai, tumangerts eh. Tsaka si Soysus, pero ayun naman, ito magandang counter by Aurora. Pumix sila ng Zeus, lalo na Draw Ranger, di naman ganun kataas yung HP.
mahina siya sa magic damage, pero Trent Protector, and, okay. And adding na rin pagdating sa globalness. Globalness. Eh, Jo, mahilig sa globalness. Globalness. Global, no? With Io and Zeus. So, take mo dito for Savage. Anong gagamitin niya? Slike, maybe? Uh-huh. Mata-dark pack mo lahat, eh. Pero yung disable nila, hindi ganun kabigat dito, Julius, ha? They have hookshot, though, pang gap close, syempre, sa Draw Ranger. Hindi ka kasi mag-range na rito, eh. O magkikaribibi ka na lang talaga, tingin mo? Feel ko hindi, kakaposin. Okay na yung offlane ata, I o BB. Uh-huh. Kaya nila dive in yan mamaya. Kasi ang gagawin naman ni Clockwork, mga level 3, pag-twin gate, yep. Pumunta sa baba. Yun yung kainahan ni Draw Ranger, wala naman siya panakas early. Pero ito, I think dalawang tournament na hindi natin nakikita tong hero na to, which is Trent. I think tatlo pa nga nitong 2024. Hindi, ito nakaraan na may nag-Trent talo. Mm. Ito nakaraan, hindi lang tayo nag-cast, pero may nag-Trent. Wala, kasi nung kinas namin, nung nag-cast kami ni Sir Mike, hindi pa siya napipick eh. Saan ba natin makikita yan? Sa statistics ba yan? Mm-mm. Alam, ang bagal. Naita ko kasi siya, Trent, mga invoker, mga hindi pa napipick. Oh, Trent. Punta kayo, Trent. Ayun, no. Trent Protector, oh, dalawa. Dalawa, okay. Oh, sabi ko sa'yo, napick na, ha? Oh, shoot na siya dito sa balde. Mm-hmm. Dalawang beses nga napick yan si Trent. Eh, nag-spend daw si Toro, no? Hindi na. Kasi may Draw Ranger na sila. Draw Ranger na yan? So, ito na yung carry nila. Ang bali, ang kulang na lang is, tinan mo yung last 2-ban, Julius, Mars. In-expect nga nila magkikerry ano si Savage. Hindi, at magkikerry BB. Magkikerry BB. Kasi Brood and Mars yung ano nila. Pero dito. Pero sugal yun, ha? Pag hindi na pull up ng Aurora yung carry BB, alam mo na kalalagyan nun. Uh-huh. Late game, tinan mo may drop dito ng Team Spirit. So, do you consider Rexxar na lang dito? Parang gusto mo rin at least may rahapan yung draw, eh. Yung Doom naman, ban din kasi. Okay lang yung BM. Kung BM, all-in sila sa early... Beastmaster. Parang kanina, 27 minutes na yung game number na Extreme Burst dito. Yung kung ganun, ang problema kasi dun, Jay, hit or miss, eh. O, magpa-primal ka na lang. Primal? Ay, o primal. Parang di ata... Hindi kasi yung burst, eh. Pulverize, abay may Zeus ka. Yung burst nandun. Ox lang. Ang hirap kasi dito, may grip eh. Yun lang mo intindihin eh. Okay, at least nag-ban na lang sila ng Viper para at least di mahirapan si Zeus. Hindi, ano, ano yung hardest counter kay BB, lalo yung break yung yun. Break, oo, correct. Oo, nasa Viper Strike, automatic eh. Hindi naman nasa second skill na eh. So, last pick ng Aurora. Wala na sa lang Aurora. Depende pa. Dito, ang expect mo na lang dito, Team Spirit, Matic, si ano eh. Si Lurl eh. Kasi dito naman sa Aurora, pwede nilang i-offlane nga kung sakali si Bristleback. Pwede ko mag-release lang si Lurl dito. Mm. Dark Seer. So, nag-all-in nga sila, Jay. Yep. All-in. Dark Seer, Clockwork. Nandun yung combo. Oo, yan. Double Iron Shell, Kog, Battle Assault. BB nga ni Savage. And then carry BB nga. So, anong iti-take mo dito for Lornoff? Pango is open. You consider Pango para at least may DPO carrier? Maganda. Siyempre, against mga mana-dependent Zeus, BB, pag nawala ng mana, okay na eh. Uh-huh. Jay, ba't may black eye ka? May black eye agad yan, pagkagising pa lang. May black eye na talaga agad to, guys. Built-in, dalawa. DK? Alright. Hindi ko siya... Kumbaga, nasabi natin, hindi the best, pero... Hindi naman sobrang pangit. Safety lang, safety lang. Dito. Pero based on drop. So yung drop ng Aurora eh. Parang feeling ko kaya mapulok. Basta malaro nila ng tama yung mid game. Kasi mid game potential nila dito eh. Pero I'm still going for Team Spirit. Ako rin. I go for Team Spirit pa rin based on dun sa drop. And syempre mananalo dito guys mga kalaban. Yung Extreme na kanina nga nanalo. So mga method series natin. Falcons vs. Boom. Ito, mainit oh, yung last series. Mm. GG Liquid. Mainit. GG Liquid nga. Tsaka yung ano din, may laban din yung Falcons all the way din. Stepping up yung ano ha, yung Boom Esports actually, Julius ha. Mabot ng top 8 no? Oo, mabot sila ng top 8. So, Team yun Spirit. Nga, Team Spirit, parehas. Wamos Julius, tamang wamos ka kasi kanina eh. Wala eh, si Alo eh. Nandamay na lang eh. Dalawa naman kayo at least. Hindi, siya naman talaga dapat yung TikTok lang. Oo nga. Nandamay lang. So, mga sir, good luck sa mga tropahan natin dyan. Please do like and share yung tropahan natin, ano?
And help nyo na yan para at least tuloy-tuloy tayo hanggang mamaya, guys. So, good luck sa mga bet ninyo, no? Balita ba sa mga NBA, ano nyo, prediction? Ganda ng NBA ngayon, actually. Tapos na yung Boston Cavs series. Umuso ako. Sa? Sa Caballeros? Low bet lang naman, 100 tamang, ano, tamang 2K. Tamang New York. Nanalo yung Dallas, talo yung Cubs. Yun lang. So, yung New York nga din pala, in Indiana, actually 3-2 sila. And guys, yung tamang usapan, watch the full episode. Mga sir, meron tayong tamang usapan dyan. And panoorin nyo na, yung second ano natin dyan, second tamang usapan, kasama na si Julius dyan, guys. So, ayan. Watch nyo na yan, guys. Punta lang kayo sa Team Sherwin na YouTube channel natin. Follow guys na rin kayo. Follow nyo na rin po. Boss Jin, natutulog ka pa ba? Yun ang magandang tanong. Siguro sa one week, pwede na yung mga 15 hours. Pinagkakasya ko na yan. Falcon Booms, di pa pala naglalaban, no? Wala silang history, oh. So, first time nila. Doon pa lang. So, pwede nila mapaghandaan. So, anything can happen. I really like this. Anything can happen, sabi nga dito. Lahat pwede mangyari. Pwede mangyari. No, So, tingnan natin, guys. Inayos lang ni Direk dahil may sounds yung English natin dyan. Jatulan mo na ngayon sa YouTube. Papansin niya kanina pa eh. Ano ba yan? Si Tenso Ting. Yeah. Papansin niya eh. Baka ako pa yung manapak dito. Sige lang. Ay, sorry. Hindi mo pwede masapak sa screen kasi yan. Sige lang. So, game time na nga po tayo. Maglalaro. Boss Juice, pwede ba si Boss Juice sa 6 stage? Wala pa. Easy ka lang. Wala pa eh. Tomorrow is another night. Ay, hindi. 4H na lang yun. May 2H ako sa'yo eh. Ha? Ano yung 2H kanina? Oh. Ano Ayaw nga pala. Oh, ano? Binigyan mo pala 2H. Oh, diba? Pwede 4H pa rin. Ano 4H? 6H ko pa rin, oy. Diba? Matindi. Siya may utang sa akin. Binigyan ko pa siya na 2H. Ganun ako katindi. Pare, sabi ko naman sa'yo. Oh. Pag wala ka sa tarima mo, maglalagay ka. Protection mo yan eh. Protection. Hindi naman talaga ako. Siningil kita. Protection. Protection. Pag sinabihan kita na magbigay ka ng protection, magbigay ka na lang. Ganun ka simple. Boss, just di ka pabubuhan ng Team Riyad. Try ko maglaro ng open qualifier. Oo, oh, yan. Try ko. Ay, si Omas, amas mo na. Hindi, depende siya. Ano ba, RB pick ba kayo doon? Hindi kayo naglalaro parehas eh. Tamang solo kayong dalawa eh. Hindi pa. Solo MMO mo lang talaga. Pero easy first blood na to for 23. Naligaw ng maling gubat. Ano? Though only yung makakuha ng first blood. But nevertheless, syempre, easy first blood yon for the side of Aurora. Na syempre, hatid sa atin ng 1xbet. Sobrang laki na nga na welcome bonus up to 12,000 PHP. Basta gamitin lang yung aming prom code na Kuya Nick, all caps. And mag-message lang kayo sa Kuya Nick page. So, Larry versus Lorne of matchup nga dito. Dragonite and Zeus. Ito, mainit na bakbakan din to sa middle lane. Ano medyo na to? Parman? Oo. Pero syempre naman pa rin yung melee. Boss J, any thoughts about Marcy Ultimate? Nabago ba? Hindi. Masyado to kasing OP. Hindi naman. Kailangan nyo ng control. Yun lang yun. Kapag kalaban nyo si Marcy, kailangan nyo lang at least maraming disable. Para hindi, ano mo yun? Kumaga, yes, OP siya. E di sana laging lahat ng teams ginagamit na yun, diba? So, para na nga siyang si Jet Li talaga. Alam ba yung movie ni Jet Li na Unleash? Hindi ko pa na. Yun. Pagka tinanggal yung, ano kasi siya dun eh, parang doggy siya dun eh. Pag tinanggalan siya nung gaano niya rito sa leg, diba? Wala na yung si Jet Li. Sorry, hindi ka sa Jet Li pa. More on Jackie Chan ako. Jackie Chan ka ba? Jackie Chan ako na yung nakalakihan natin. Siyempre. Hindi. Inano ko lang naman. Siyempre, yun yung movie niya na Unleashed eh. Ito nga, Farman pa lang yung early natin. Middle. Meet natin, wala, ano na talaga to? Yan. As we speak, talagang Parman talaga. Boss J, all in na ba sa Aurora to? Ikaw bahala, Boss Hasbula, no? Hindi, yung drop nila make sense naman. Ooh. Pag sabi nga ni J kanina, panalo to. Kung gumana at mag-owning, like yung kanina extreme, 27 minutes lang yun, guys, sobrang one-sided. Pwede. Kasi pwedeng ano to eh, pwedeng run at Yudota to eh, co-connect na yung IO and Bristleback sa teammates niya, tapos with the help of ano pa, Dark CCP mo, habibi ka dito, ang hirap mo nalapitan. Kasi may Ion Shell ka, spray, diba? Pag, what more kung makalapit ka pa, diba? Oo, sa ano, syempre, yung third skill ni Dark CCP. Kailangan less mistake para yan sa Aurora. Yun yung pinaka the best gagawin nila rito. Kung maga, kukuha mo na sila ng mga timing ng item, tsaka sila lumaban na. Kasi hirap eh, pag nagkamali ka dito, like, siguro, kahit isang clash lang na wipe out kayo, wala na, parang feel mo,
Nasa team spirit. Pero tingin ko key factor dito yung Trent Julius ni Miposhka. Ganda na pag-pick ng Trent. Ganda nung hugot nila sa Trent dito eh. Siyempre, buy time. Armor. Yep, buy time ka sa draw ranger mo. Tapos, yung mga towers nyo dyan, once na hindi kayo fully committed, lalo na yung lineup ng Aurora, hindi naman pang-push eh. Bagal, sobra. Si Bibi lang diba? Hit ng Tori dito. Correct. So, pwedeng madelay nun. So, sobra. Magkakaroon ka ng time for Magnus sa kanyang dagger, DK dagger din. Though, naman yung mga item na napaprioritize agad. Pero, syempre, pag nabuo na yung... Mag-orkid ka ba rito, if you're learn? Hindi na, no? Yung casual ano ka lang. Dagger mage layer, ganyan. BKB. No need. No need, diba? Orkid. Magalo ka lang dito yung may Octarine, mabilis lang yung Dragon Form. Kasi makulit ka naman na DK, okay yep. lang yun. Sir Juice, late game pa tayo, sino lang dito? 100%! Team Spirit talaga. Oh, lalo na pag si Drow nag-Silver Edge, di ba? Oh, matik yan. Laking bagay na, pero look at this, may Poshka. Kanina nung pin-ration nila si Jabs, I think napag-TP away yun. May Poshka will die, meron siya consumable, pero sinusundan siya noong naka-Battery Assault na si Q eh. So, dalawang kills na agad sa talaan. Although, nakabawi si Yatoro doon, tamis ng unang tikim for Team Spirit. Parang masabi natin, all good lang yun, lalo kay Yatoro. Ang layo ni Dancer eh. Nakakuha ka ng kill, tapos experience, di ba? Tapos reset ka na. Oo. As Trend Protector, di ba? So, pagdating sa trade na yun nga, Team Spirit, mga sir, yung medyo nakalamang lang a little bit. Kasi Clockwork, cooldown may TP, so madedelay siya konti. Ngayon lang, oh. Lakad matatag eh. Kasi kanina, di ba, nag-TP out siya? Siya nga pala yung nag-TP away, muntik mabigyan. 2-1 nga yung score natin on the board. 1K gold, hindi pa naman sobrang taas na ito, pero at least, maganda to for Aurora na umpisa pala, lumalabang. Pero ito hindi maganda, delikado, si Mira dito. Good skewer come from Collapse. Nasagasaan, sabi nga Julius, huwag kang tatawid, nakakamatay. Naku, delikado pa ito ni Oli. Damay, pati tambay. Ganun ka simple. Ayun lang. Pag ganito yung nangyayari sa IOBB na lane, eh parang medyo may kalalagyan dito yung Aurora, J. Na supposedly, kita mo naman, top last hit ngayon yung Bristleback. Kasi laking dagok lang. Kasi lamang ka na eh, okay naman yung lane eh. Sadyang na-pressure nga lang sila dun since... Killable si Tropang Mira, di ba? Wala, nag-solve lang din siya dito. Boss Jules, ano doon masabi natin sa pagpalipat ni Ramses sa Tundra? Pili ko okay lang. Goods. Kasi si Toby parang... Si Toby Kenobi kinakapos. At yun si Ramses, ano na yung experience player na yun. Built-in. Remember, nung naglaro siya for EG before. Okay siya nun. Yup. Ang ganda ng mga nagiging run nila. Lagi silang first place, Julius. Tapos, hindi pa yun. After niya kasi EG, nagbalik siya carry. Mm-hmm. Ang ganda ulit ang laruan niya. Yep. Talagang masabi natin, ano pa yung potential nun? Nasa may asim pa talaga si Ramses. Sobrang bata ni Ramses hanggang ngayon. Mga 22 years. Naalala ko nga na kalaro nyo sila sa ESL 1 Manila. Yun yung first ever LAN tournament sa Pinas, di ba? Ah, ganun lang siya. Nakaangat yung dalawa niyang paa. Tapos pet niya pa na ano lang, di ba? Pagkita pa lang namin sa Manila Beach. Pagkita pa namin sa after party. I think 16, 17 pa lang ata siya that 17, time. Di ba? 17. Bata pa talaga. Trico upgraded yun. Yun yung masabi natin. Upgrade yung nangyari. Pero, syempre, depende pa rin yun sa teamwork. Yes. Diba? Yun naman yung binabayaran as a team eh. Hindi porque star player. Pero may ispatan nila si Lurl dito ha. Good. Cogs bang may tuturin? Parang sinown out lang nila. Pero, there goes Lornoff. Look at this Dragonite, Julius. May regen. Tatagal. Tatagal nga. So, because of the regeneration rune. Tapos, meron pa siyang infused raindrop. Oo. Kung walang ano, kung walang regen siguro pwede. Eto, napatulog. So, Dragon Tail, Buga Flame, Buga Fire, Oli will fall. Nice kill for Larn. May bawi nga lang sila onto Mira. Nice Kugs din naman, come from Q. So, magiging 1-for-1 ulit. Magiging trade-off. Daming hero sa mid, ha? Pero di pa sila tapos dito. Since may Poshka, hinahabol, ano? Meron siyang Surge, mga kaibigan. So, Jabs, I think mag-give up na siya dito. Very healthy yung isang Trend Protector. Level 2 rin yung si dito, so yung heal ng trait, mataas-taas na yan. So, problem mo yung baklaan natin. Isipin, nag-umpisa doon sa 6 minutes power rune. Tapos, nakapatay yung DK, pero napatay din yung Bin Elemental. Correct. Tanong lang ha, ni K7 sa Twitch, mas malakas ba si Boss Jules kaya to? Hindi po. Although, nagkalaro naman na yung dalawa na yun, nung nasa, I think, ano pa si Carl, T1. Si Boss Jules kasi nagulpi ni ano eh, ni Carly. And si Yatoro hindi nabugbog ni Carl. So, ito na okay Yatoro. Galing ka. Sa to,
Paano comparison natin doon? Oh. Damay na ba si Bilyan, ha? Nananaibig. Eh, nagtanong lang naman, pare. Nabasa ko lang naman. Ikaw naman, oh. Maganda niya, huwag kaya na magtanong. Nananaibig dito, nadamay na na. Pero ito, another dragon form na naman. By Lar, eh, matik naman to. Ito naman yung isang trabaho ng Digi talaga. To pressure yung middle tower para matake agad. Ang gaang kasi ng buhay, eh, lalo na pag DK ka, na-open up mo agad yung mapa, di ba? Lalo na, yung timing mo, papalapit ka na sa dagger, ganun din yung Magnus later on. Ito may tanong. Boss, may tanong ako, na nare-record ba yung mga batang pro na nag-TI? Nare-record, syempre guys. Oo. Magmula pa lang nung kay Sumil, eh, di ba? Syempre, siya yung pinaka-youngest player to win TI, di ba? Ito si Padre nag-comment. Oo. Oh. Kung alam mo lang ang dami kong gusto sa beat, pero pagkasama na kita, hindi ko na masabi. Grabo mo, Dr. Love. Dr. Love, ama ka na dyan. Tama ka na, Dr. Love, hapon na hapon, ha? Mamaya sila next series, eh. Oo, third series. Ang daming sane, ano, ang daming sane ni Pancho, ha? Si JBWXC? Siyempre, Pancho, ano na yun? Eh, si Mr. Jorel. Natawa nga ako, nanonood ako sa stream nila. Good game, well fed na yung mga kasi. Well fed na daw. Well fed, pero ito, apat na heroes. Yep. Para sa Aurora, Lord, delikado. Pag nabuhay, dinaya, Julius. Oh, ayun, pinamita no? Pa ng first usage ng Ratin, ha? Yep, and Shurbulan lang. Shurbulan lang din, syempre, worth it na kill yung Dragonite dito. So, all four tayo sa talaan. Eh, tama yung ginagawa dito ng, ano, ng Aurora. Dapat talaga sila more on aggressive. Kasi ito naman yung Magnus sa top lane. Although na mayaman si Savage, pero hindi mo rin magugustuhin ito na BB ka lang eh, tapos yep. Mayaman din lahat ng core ng Team Spirit. Parang kakapusing kayo sa damage later on eh. So Jabs going for that team item mechanism siya dito. Re-recta grips ba siya, Julius? Maganda grips, syempre pang debuff din doon sa Silence Hydro Ranger mamaya. Pero syempre, tingin mo, since siya yung asahan dito, hindi naman laging shurbol yung clockwork. Very effective kasi draw yung kalaban mo eh. The dagger ka ba after? Ito, sure na to si Miro, mamatay na to eh. Dagger Axe, maganda mamaya. Diba? Pero Felix Pre na nga, by Lorinop. Hindi, ano yung mauuna after nung Gribs? Is it Dagger or is it Aghanim's? Sabi ko kahit Tansya okay mo. Lang kahit Axe. Kahit ano? Oo. Okay. Mas okay yung Axe, syempre stats. Pero ito, another aggression na naman. Yep. Di na nahinto, no? Yung Aurora, lagi na sila connected sa isa't isa. And look at this Dragonite. This time, there's nothing health para sa kanya, no? There's no health. So 6-4 tayo in favor of Team Spirit. Makakuha pa sila ng haste rune. Pwede pa silang gumaw dito, Julius. Yeah, pwede pa nga sila mang go. Pero walang hook shot eh. Pero may haste dito si Lorinop. Pero okay lang po. Ganito yung nangyari, isipin mo ha. Ang napapanish lang dito, yung mid. Yung DK, tsaka support. Yung Magdor si Collapse, tsaka si Yatoro. Hayahay yung buhay. Uh-huh. Sobrang pre-farm. So as of now, si Lorinop, Yatoro dito. Hindi pa naman pressured yung kanyang lane, and dagger na si Collapse. Hindi siya nagtawag ng smoke play, ah. Yaman kasi niya, sobrang yaman talaga. Siguro sa baba, eto, pwede mag... Ayun, nag-TP na si Collapse dito, pero... Pero spotted na siya. I think, chinek na rin nung clockwork yung item niya dito. So, they know na may blink dagger na nga. Etong Magnus. So, Aghanim Scepter, speaking of the devil, yung magiging kanyang next no? Item. Yun yung nauso talaga ngayon, eh. Yep. Tsaka nung Hornetus meta din, siya naman din talaga yung ano. Boss, yung pinaka-tikabu. Underrated promo ngayon. Ako, pili ko si... Sa C? Kung sa C, si ano? Si, sino to? Si Akashi. Mm. Pili ko si Akashi. Easy ka lang sa Akashi maboy ko. Mung inaano si Akashi maboy ko. Pili ko si Akashi yung underrated. Sa C, ha? Sa Southeast Asia, na malakas. Na hindi masyado nabibigyan ng spotlight. Pero ito, kuha muna ng stock. Yup. And, imbis na dagger si Lar, sabi niya, dagger naman ng si Magus eh. Oh. Okay na yan, I go for Maze Layer muna, pinupunit ako ng magic eh. Kasi mo DK ka, namamatay ka sa ganun, di ba? Tapos ang sipag pa nung Aurora, lagi igang siya dito. So, very beneficial against Zeus. So, eto na yung pressure ni Jab sa bottom lane. Wala namang nakatoka dito, at least to defend. I-check niya yung mga perimeter. I think wala siya nakita sa neutral, so pwede niya maisip dito na galing yung isang kalaban at least na pumarm. Problema ni build ni Miposhko, wala siyang living armor kahit level 1, Jay. Hindi level 3 niya yung leech si dito eh. Tingin ko kahit okay niya kahit level 2 lang. Yep. Sini-level 2 rin niya yung first skill niya rito. So medyo na greedy at some point.
Si Pacas ba underrated? Siguro, parang di naman. Hey, pagdating naman kasi sa SA, siya naman yung maasahan din na carry. Hindi, oh, malaki si Pacas. Ang problema, hindi siya kasi consistent. Oo, oh, kita mo naman, at nilaglag nila yung SR. Masabi kasi natin yung mga underrated, yung consistent, yun yung talaga yung underrated. Yung nagpe-perform naman. Pero hookshot. Although hindi tumama, matutulak naman pabalik gamit yung Cogs. And nandito rin naman yung Darkseer. And also, I think this is a relocate play. Can they burst this trend? Abutan. Abutan naman eh. Uy, so, nawala na ba si Rasul? Tumakbo naman na siya sa malayo dito. Ang problema, kung aabot yung IO at saka Zeus, eh no, bumalik na eh. And only nice patan nga. There's the Gus, Abelgas. And Dragonite Lord dito. What a tether out para dun kay Mr. Jabs. And here comes Collapse with a shockwave. Q ngayon, yung delikado. Isipin mo ha, nagsimula to nung pinapatay lang nila yung Trent. And then mag-e-end up pa yun. Mukha sa apat na kills, Julius. And ito yung gusto mong nangyayari. Pure Aurora, abutan pa ba? So, hindi sila naman kasa dalawang ilog dito. Bagkos, inuna muna nila yung Magnus and Mira next to fall. Naka-earn to, Julius. There's the rocket. Mira running for his life, begging for mercy. Pero si Q na lang dito yung nagahabol eh. So yung creeps medyo na-drag din niya. And there's gonna be the hookshot. And then Cogs, secure yung kill dito, Julius. And yun, ang pang first 10 kills natin ng Aurora. Sobrang mess up, no? Nabuhay yung ayo. I mean, kila pa laman at some point. Pero nakapag-tether out pa kasi dahil dun, namatay din si Toro. Yes. And syempre, that percent kills natin ng 1x tracker. Direk, maglabas ka na ulit ang another wager dyan. So, dagger nga yung binili dito nung Darkseer na, Julius. Very nice. So, hindi niya muna tinuloy yung Guardian Creeps, no? Nag-hold lang muna siya dito sa mechanism. Yung mama kasi and siya bigla, also eh. Arcane. Oh. Tignan mo, biglang tatlong core ng Aurora, di ba? Yung top 1, 2, 3. So, mababasag nila yung tier 1 tower at least. Basin siya. Tignan mo, 4, 3, kayo. Eh, lahat din naman kasi ng ano eh, ng kills involved siya eh. So, hindi malabo nga makapagpabesel agad eh, itong clockwork, ano. So, very lowest pagdating sa network dito is yung draw. Tatlong core hero, Julius, ng Aurora, palumpalo dito, top net. Yep, tapos ito naman, si Oli, dahil may mecha na kasi yun, hindi ka mag-mecha, holy lakad binuho niya. Maybe Glimmer? Ano ba mo pwedeng okay na bilhin na pang-sustain sa IO? Chris ata, maybe. Maganda yung Chris. Pambus. And ito naman, going for Hurricane Pike talaga. Yeah, he needs distance talaga dito. Hindi pwedeng makakapitan ka. Yan, bigla na sa bitch, yun. Pero ganyan, tas going for ano siya. Bloodstone agad. Ang hirap na ito. Sobrang bullying ni 23 Savage. Kasi as of now, wala pang answer dito sa BB talaga na to. It takes time para mapatay mo ko siguro. Pangit pansinin yan. Tapos ito, another kill na naman, Jay. Yep. Grabe naman si Q, all over the map. Tapos ang malupit pa dito, yung top lane nila, at least masisegue-segue yan ng mga support para makapag-take ng experience. Hindi pa natin nakikita. Healthy pa eh. Yung first user kasi ng dagger ni Magus, hindi nag-pay off eh, no? Sa bottom lane, nag-field eh. Magpo-pro na yung katabi mo, Jay. Huwag muna ang taasan. Ay, sorry, Pancho. Magpo-pro na pala ulit. Guys, sa hindi sa in-spoil namin kayo. Magbabalik na ang isang Julius De Leon. Hindi na. Oh, hindi ako yung nagsabi. Ex-teammate mo. Baka maano pa. Hindi na para sa bakit ang ulo. Makubi posh ka. Oh. Wala naman das. Wala das? Abelgas? Ooh. So, they don't have detection para dun sa play sana na yun. Pero hindi naman nila para asimin. Kuha naman na nila kanina yun eh, di ba? So, kung madadalawahan man for Trent, medyo mahirap nga naman, ano? So, Hurricane Pike is completed. Then, Shard nga yung binili agad din may Posh ka. Para nag-NB, yeah. Ano yung yan eh? Wala, kailangan talaga muna mag-buy time ng Team Spirit. Siguro, malesin na lang yung mga kills. Or, deaths ng mga core hero nila dito, ano? Eh, tignan nga natin kung intro boys lang ba talaga yung Aurora dito or magtutuloy-tuloy pag-dominate nila. Kasi drop nila guys, yun talaga eh. Game 1 pa ba tayo? Yes po, ano? Pag bumalik ba si Julius, Boss J, ano ang role niya? Pwede na muna sa tagamasahin mo muna. Kasi syempre yung kamay, nang ano na yan eh, napasma na yan eh. Diba? Para ano muna, maging active muna. Pwede mo sa basahin. Pwede muna sa pandesalan. Pandesalan. Masa-masa muna, ano? Masa-masa muna. Yo. Pero sabi nga ni J, kailangan muna talaga mag-tease ngayon ng Team Spirit dahil may nitis sila mga timing.
compared dito sa Aurora, wala naman sa Linita eh. Dapat lagi talagang pasugod yung so yung under mo rito, medyo ano ha, pag hindi next double around 25 to 30, sabihin natin 22 to 30 minutes yung Aurora. Shoot yata sa balde yung mga bets natin yan, pag ganyan. Ito. Or ito yung Poshka, setting niya na rito ng vision. Meron siyang Overgrowth J. Aha. Pwede niya masayto pa itong napakakulit na clockwork. And if you're Aurora, yun yung mga kailangan mong iwasan. How about that deny play? Come from a Trend Protector. Nasa ganun, hindi ma-hookshot yung teammate niya, no? Hindi, kita rin ni Yatoro. So, talagang maano lang, mahilagan. Pero para safe, Overgrowth ko na. Baka mamaya tumama pa, di ba? Hindi, Overgrowth. Ano lang yun? Ano lang ba yan? Ayun. Yung ugat lang yun, para ka lang na-overgrowth. Kala ko naman, mini Overgrowth. Napa-ulti siya sa part na yun, eh. Mini Overgrowth lang yun. Semi, no? So ito, buo ni Bloodstone ni Savage. Bibili na rin siya ng shard. Or meron na siyang ano doon. Tagso siya niya, labas niya. Sino? Si BB, yung mini, parang mini go yun eh. Mm. Yung shard. Pero ito, solid play na. Kanina pa napapanis yung RP. Sayang eh. Dito, eh. And yung dagger talaga, yun yung malungkot doon. Hindi mo na magamit yung dagger mo, di ba? Mahirap dito, Bloodstone completed na, Julius. Kaya, Bristol. Eh Toro. Mali yan. Aha. Wala namang PC, wala namang na normal sa iyo eh. Ba't ka magba-butterfly? Nasa mali yan. Parang bukit, pero Oli. Na-try ba nilang i-go? Nandi si 23. Wala. Pwede siyang may pagtederan lang din ano na lang teammate. Pwede niyang scouting report. Scout, tapos pag ginamit yung relocate, pwede niyang paintuin. Paintuin, no? So may posh ka yun. Ngayon nagiging job niya dito mga sir. Para makatulong sa kanyang team at least getting some information and yun nga mga deny plays. Ugit nga ni Sir Jules, eh, para kung mag-relocate man biglaan, eh, mapigilan. Mag-waterplay talaga. Para mas pipiliin ko pa rito yung ano. Depending ko, good investment yung butterfly niya dito, tingin ko. Tapos lalo kung magka-hurricane fight na siya. Puro magic kasi kalaban. Pero okay lang, BB naman. Oh. Kasi BB kasi hindi ka lang mapapatay. Siguro pa, huwag ka lang ma-hookshot yun na lang. Huwag ka lang ma-hookshot talaga. So yun yung malungkot na part dito kung ma-hookshot ke. Di ba much better kung ang bilhin mo rito pagka-hurricane fight mo, agsa lang muna. Pero okay lang, Yatoro naman na yun eh. Uh-huh. Diba? Decision making yan sa item, maya natin siya. Siyempre, the ano yan eh. The one true carry din yan. Pero ito, sold play na. For Aurora, 5-man sold play. 20 minutes na tayo sa game, ha? Binibate nila yung creep wave sa middle lane, pero wala nagde-defend. Nabasa ni Collapse yan, ha? And regen rune din yan naman ha, para pansinin pa. There's gonna be the rat for the information, pero there's no nearby hero. Para dito nga sa Team Spirit. So, yes, naispatan nila yung limang manlalaro. Problema, walang malapit eh. Wala, iiwasan lang ang iiwasan to ng ano, Team Spirit hanggang pumabor sa nila yung ano. Tadhana. Spirit yung game on this day yung nakaya Team Michelle. Ayun, may na-hook shot. And eto, makulit na kanina. Lang. Okay lang. Pag deward naman siya at least. Pero syempre, if your clockwork, diba, spotting may push ka, free kill. Although na deward ka, why not coconut, diba? Kasi mahirap dito. Yung Magnus hindi na nag-progress eh for Collapse. That's Collapse we're talking about. Pero ang hirap pag wala naman siyang farm, diba? Ikaw nga si Collapse, Magnus hero mo. Pero syempre, diba, wala ka namang, hindi ka makasabay sa item. So medyo lugi nga din. Multiplier daw kasi ng Aji kaya nag-behave. Hindi, I mean, gets ko naman yung multiplier ng Aji. Ang saan lang kasi, hindi man physical kalaban mo rito, magic eh. Hindi, ang point ni Sir Jules, pwede siya sa mga third, fourth item. Oo. Yan. So, Fins Grip ginamit. Thank you. Pamasahe para kay Mr. Mira, makakancel ba yung TP? Actually, hindi aabot si Jabilo dito for the vacuum, ano? Nag-mess up din siya, no? Sa tawag rito. Si Collapse. Skewer dapat sabihin, ano, wala, hindi umama eh. Pero ano lang daw. Tormentor na lang ang kinuha dito ng Team Spirit. Yes. In charge, mapupunta kay Mira dito. So, Hurricane Pike and then going for Butterfly and then BKB. Yan yung Draw Ranger na mamaya aasahan mo mamaya. Ano? Sinulit eh. I mean, yung Butterfly naman dito, pwede naman matrabaho since hindi naman na mapatay yung Draw. And pangalawa siya sa network. Lugi dito yung Team Spirit but still, yung core hero nila medyo nakakabangon, Julius. DK and Draw Ranger. So, nalalaro pa rin ng tama ng Team Spirit yung tempo
nila dito on sa Ali. True. Sila pa rin may hawak. Kaya katulad niya, ni Roshan. Wala namang contest eh. Hindi naman kaya ng team spirit eh. So dito na lang susulit yung Aurora. Kasi dinadodge lang talaga ng dinadodge ng team spirit. And looking at the minimap mula kanina, wala rin silang deep aggressive ward ano. Kaya hindi sila makagawa ng play dito. Hindi nila mabasa kung saan banda, kung kaliwa o kanan na naroroon yung team spirit. Tapos yung team spirit, puro sila yung nag-aggressive ward to know the location nung side ng Aurora para makapag-split push nila. Yung pa kasi yung talagang pwede nilang gawin. Sir, just kung bibigyan ka ng chance, ba't ka bibigyan? Ayun, yun ang ha. Shoot yan ah. Bakit nga naman kaya yun? Ba't ka mabibigyan? Bibigyan ka na? Hindi ka naman nanghingi. Ba't ka bibigyan? Bibigyan ka ng chance. Ba't ka bibigyan? Ayos ka na tanong yun to. Pero ako talaga much better kung yung nag-silver edge na lang siya rito. Easy ka lang. After nung BKB, feeling ko doon naman napapunta yan eh. So, tingnan natin. Paano? Kung mag-ag siya. Yung ags kasi, lagi naman yun eh. Oo nga. Hindi, ibig ko nga sabihin, turn siya kung mag... Anong mas pa-priorities? Mag-ag siya o yung silver edge? Hindi, feel ko. Silver edge talaga. Positioning, pambrick kay BB. Ang daming purposes nung silver edge dito. All-purpose cream. All, ayun, may na-wheel sa top lane. That's gonna be Drow Ranger. Yun lang. Koryatoro, so matik. Pumamatay. Hindi maganda ang trade for the spirit. Yes, napatay nila yung clockwork. Clockwork na kasi. Pero ito yung problema kasi ng Aurora. Yes, lamang sila sa kill, lamang sila sa farm. Hindi sila mga take ng tower dahil nga walang hit eh. Si BB lang. Nangyari sa kanya dun, bumili siya ng kape. Nasa pack. Nasa pack. Si Drow Ranger, di ba? Bumili ng tinapay. Di, bumili ng kape, nasa pack. Alam mo yung pack? Yung, ang bagal mo naman eh. Di, di mo kasi inom, dapat nasa pack. Yun so, nga. Binilisan mo eh. Dapat mabagal lang yun. Ah, mabagal. Nasa pack. Yan. Ganito dapat. Ano, hindi lagi yung ano mo kung mabilisan. Kasi yung kasama mo, isa'y utang. Bumili nga ng kape. Ano ka ba? Bakit nag-BF yun? Wala nga i-hit physical ba yung spray? Kaya nga yung yari nung parang questionable for me for Yatoro. Kaso guys, Yatoro na yan eh. Hindi na para question yun. Siguro pag natalo sa Leon, pwede natin trash talkin yung BF niya. Ang mahal kasi ng butterfly ah. Oo. Pero sulit yan. Ako feeling ko sulit to. Ako hindi. Masulit pa rin kung Silver Edge Scuddy. Kasi nahinto yung aggression ng Aurora. Although namatay nga kanina, hindi magandang trade like you pointed out. Pero top 2 pa rin kasi siya dito. Yan top 3. Nalipat lang sandali. Pero hindi kay. Ganda rin ng farm kasi Julius eh. Simong item niya Silver Edge Scuddy BKB. Daedalus. Ay. Shoot na yun. Ang ganda rin kasi ng Scuddy rito. Ay, o BB kalabang mo dyan with Darkseer. So yung sustain, malilesen kung may Scuddy ka. Tapos if ever, kung may magsishiba. Collapse, maybe. Or yung support kung kaya, di ba? Shiba yung Scuddy kalabang mo against BB. Yes. Para yung lifesteal niya eh. So for Darkseer, going for Aeon din siya dito. Meron siya Aghanim, Solius. Pero sa bottom lane, look at this aggressive play. Tapang ni Jabzir, ha? Nandun pala yung relocate. So there's the skewer. Onto the Darkseer, he has Guardian Graves. Man siya survive, pero look at Collapse. Muntik siya dito, kaso lang ang lalim na nila Jabzero. There's the Overgrowth. And yun na nga, mabibigyan yung, mabibigyan ng punishment, ano? Yung malalim na Darkseer. Yun yung problema, pag ganun yung initiate ng Aurora, yung sobrang dive na sa third tower, tapos hindi pa naman sila kompleto as 5. Kung nandun yung BB, magigets ko, Jay. Mapapatay nila si Magnus eh. Papaforce sila RP, mapapatay nila, pero malay. So after nung BKB pala, going for solid damage item si Yatoro, Daedalus pare ko eh. And recipe away na lang sa kanyang BKB. So dito medyo makakahinga-hinga ka na once mabuild mo na yung BKB. So pagdating sa Aegis, 1 minute na lang yan. Sarado okay, mga sir. Kasi completed na rin ako, minahuli si Mira. Ay. So easy kill for Lornop mga kaibigan. Nirat niya pa ba that time? Oh, nirat pa. I feel like nirat niya pa, no? Siguro tinignan din nila kung meron pang kasunod na kasama. Kasi fully committed naman na din sila dito. Ayaw nila masayang yung pagkakataon, ano? True. And going for Wind Waker, ang next item ni BB. So, agarim si Yaman ni ano, Yaman ni Q. Tignan mo, 10k yung network ng isang clockwork. Bihira yun na makita tayo sobrang Yaman na clockwork, ha? Sa mga nagtatanong, ano ang ating next series? Bigyan mo ng clue direct.
Pakita mo ng clue anong maglalaro next series. Falcons all the way. Easy. Clue nga eh. Okay. Eh, nung papakitin ni Direk? Ay, hindi. Yung, wala ba tayong palipad ng saranggola dyan? Oo, pero ito, nahuhuli. Oy. Yatoto. Yatoto is going down. Isang vacuum lang, tapos relocate. Wala na magawa, no? Ang hirap talaga mag, ano? Mag solo plays na mahapa once update yung relocate. Eh, kasi mo kasi bridge yun. Ayun. Diba? Lagi siyang buhay. Eh, di may dust naman. No. Ba't lagi ba may dust? Hindi, lagi ba may dalang dust? Dust Abelgas. Dust Abelgas ang inaabot. Ako, hindi pa tapos si Savic. Naku, haharapan na nga ni Savic yung problema niya. Ayaw niya ng talikuran. Pero may nag-grip sa backline. And that's gonna be Darkseer. RP ginamit na rin nila, pero he managed to survive. Thanks to IO mga sir and Virgin Grip. Sa pool pa sila dito sa Big Ultimate. Collapse. Sprayan mo. Parang insekto. Pero si Lornok, nakatatlo din naman ha. Yung side ng Team Spirit dito, problema lang, si Lornok pwede pong mabigyan. And Dragonite is doing it for Lorn. Yun lang, tataob din yung Dragon mga sir. So, that's gonna be a 4-3 in total. Ano? Pero 4v5 yun, Jay, ha? Uh-huh. 4v5 without Draw Ranger, na manage pa rin. Manalo, I mean, hindi man manalo, pero at least ma-even yung clash dito against Aurora. Hindi mo rin talaga papansin itong BB. Mamaya mo pa ito papansinin. Ganyan yung item. So dahil doon, 9k advantage up para sa Aurora. Next objective, feeling ko Roshan ulit for Aurora. Pero if you're Team Spirit, should you contest? Sir Amoj, bigyan mo na kayo sa Facebook. Makulit niya si Belen eh. Belen? Si Alin Belen? Oh, si Belen, Manuel, makulit na eh. Bigyan mo na yan. Ayun o. Oh. O, oh, diba? Pag ikaw, inutal-utal ko yung... Easy ka lang. Bomb din, baka ma-1-2 punch din. Baka mataas ang tingin niya sa sarili. Oo, mataas ang tingin sa sarili. Insecure yan pag ganyan. Kaya mo siya napagtapos daw eh. Kaya na pera mo. Kaya na pera mo. Paluwi mo ng dalawang sasakyan mo para madala. Wow, easy ka lang. Uy, inaano mo naman pare, eh. Pare, binaba ka pa nakakita. Pare, parang ako pa yung kinalaba mo eh. Hindi, nakikita mo to. Ah, ito. Nanginginig to. Ito. Nanginginig yung kamao ko, Julius. Alam mga mo yan, ganyan, pag nanginginig. Kung pansinin yung mga yan, mapapansin na yun. Eh. Yeah, si Muka eh. Si Muka eh. Hindi, nangi-spam na kasi. Ah, spam. So, syempre, yung other viewers natin na ano na rin, diba? Na-apekto. Oh, wala. Radiant's bottom tower is isang ano muna. Isang punas muna. Isang 1-2. Isang... Ja! Ah, sambak si Ja. Kasi, ano ba yan? Trabaho naman tayo dito, oh. Oh. Bawa naman oh. Isang 1-2 daw. Sabi ko no. Bigyan mo ng left right and a 1-2. Wala? Wala. O palipad mo. Hindi, si ano muna dya. Makulit na eh. Maingay sa Facebook. Si Belen Manuel. Bigyan mo na kanina pa. Mura na mura eh. Sa Facebook nga. Majulits na eh. Hindi yata mahal ng mama niya. Sika lang kay Manuel. Malaki, malaki ang kargada niyan. Diba, papatay pa ako. Grabe ka naman, naging mamamatay tao pa dyan. Pero ito na, sold play by Aurora. Gangsta pala ka. Nahuhuli si may force ka, pero may force stop. Yep. And ito na yung vacuum wall. Patay dito yung trend. Di siya na mag-perform na kanyang overgrowth. Pero still, makakuha pa rin man yata sila ng trade by the Guardian Greaves. Keep alive. Ito ang si Clockwork. Nahuhuli. Committed. For Trent, nice yung scepter, pero tignan natin kung mabibigyan mo Savage dito, kaya Julius, and he's there for 1 minute and 30, fresh BKB to, si para kay Yatoro, damay, ayun lang, pinagsusumpit, sakto to yata sa Roshan, hindi, 1 minute and 15 seconds, makakapag-jetpack papalayo, eto nga pong si Q, but still, uy, galingan ang ginawa nun, kala ko, masiskiwer siya, jetpack TP, no, nakita mo? Actually, 4 stop kasing ginawa sa kanya, kali niya abutan, hindi ko sure kung cooldown pa ba that time, pero pwede na ata sa skiwer ni Collapse yun eh. Hindi, maano siya, may ilagan yun, madali ilagan yung skiwer pag naka-jetpack eh. Pero kahit paano, let's say, sabihin natin, nag-buyback yung trade, pero worth it yung buyback eh. Mm-hmm. Ah, si Lyle, si Silver Edge, ito yung item ni Lyle, pero right-click din siya. Hindi siya yung DK na Octarine Axe dito. Palaban na DK yung makikita natin dito, Jay. Palaban talaga na Dragonite. Mas nalipire, oh. Sa mga nagtatanong kanina, syempre, di ba, yung late game potential nga, napakalakas na potential na late game dito for Team Spirit. Actually, Silver Edge completed na. Siya yung magsi-Silver Edge pala, mag-a-adjust bali. Kaya Daedalus yung naisipang next item dito nung Draw Ranger. So, a little bit, medyo nakabangon nga doon yung Team Spirit sa naging teamfight na yun. Nag-mess up, eh.
isang item pa for the Ranger, mahirapan na silang i-deal yung physical damage ng draw dito. Masakit na rin. Even yung DK, hindi na lang naging ruta ng item nila. Hindi siya yung typical na Manta Uggs, diba? Octarine. Dito din mo, Mage Slayer, Hurricane Pike, diba? Manta sabi Silver Edge. Right clicker na DK, makikita natin. So, Uggs completed for Zeus. And pinapadala na yung BKB, kung di ako nagkakamali, for Jabs. So, hindi niya tinuloy yung Aeon Diss, ano? BKB na muna siya dito. Siguro pang late na lang. Dito mo, gumapa na sa ikin account. Dito mo sabi, paubusan ng account. O, yan, ban ka ulit. Makulit ka eh. Ang dami mo pa ng dami account. Sige, boss, walang problema. Boss, dyan, sasutukul ba si Jay kasi namuro na? Yun ang malabong mangyari. Ito. Ako, nununtok. Ito. Ano yan? O, alam mo yan. Easy ka lang. Tutusukin ko yung malaking mata. Easy ka lang. May tulog pa yung Aurora. May tulog talaga kasi tumagal na yung laro natin eh. 30 minutes. Mm-hmm. Kailangan kasi talaga yung drop na ito pang under 30 lang yung ganitong drop, Jay. Kanina, tutod kanina, yung extreme. 27 minutes lang yun. Bantay sarado na rin sila dito sa Roshan. Hindi napapayag yung Team Spirit makuha ulit ng Aurora to for free. So mukhang magkakaroon tayo ng girian dito sa Team Spirit since palaban... Palag-palag rin naman sila dito eh. Overgrowth and RP, diba? Uy, ang ganda yung kalaban nila, vacuum, tas siguro clock initiation. Ay, inahabot ito. Tinan mo yung gabuhok, Julius. Gabuhok nga. Ito naman yung sentry. Ganda nang ginawa ng Poshka. Isang 1 inch, no? Over na to. Hindi. Easy lang. Hindi pa tapos. Oh. Pero nag-sold play na rito. Collapse. Sino? Ayun na, dalawa. And there's the keyword. That's collapse for you. At baka mag-collapse dito yung Aurora, Rot gagamitin, nandun din yung vacuum wall. There's the overgrowth, pero nabubuhay mga kaibigan. Dito si 23 Savage, thanks to that bloodstone, nabigyan yung Atropos. Immediate buyback para sa kanya, pero problema si Yatoro. Yung nakuha na mabigat na kill dito for Team Spirit. Parang nagahabol si 23, di niya abutan yung DK. Parang napasama pa ata na nilapit na si Bigo. No? Or ginawa sana ni Draw Ranger dito. Nag-hurricane pike niya si BB para mapalayo. Hindi ko rin kasi nakita agad if na silver edge ba siya agad o hindi naka-position na maayos yung draw. Pero fast forward guys, ito nga, second Roshan will be taken. This is Rosh Banner since nasa bottom lane. Ano? So easy ages and syempre that Roshan kill is brought to us by Vortex for your next PC upgrade. Go Vortex! Napasama pa nga yung pag ano, pa-feel natin, ang ganda eh no? Skip. Natutok ata kay Draw, tama? No? Alin natutok? Nung na-skewer, natutok kay Draw yung BB. Hindi, yun talaga. Kung ikaw rin naman BB, yung attention mo kay Draw Ranger, si Draw yung pinaka-damage dito ng Team Spirit eh. Siguro ginawa dapat ni Draw Ranger, lumayo siya. American Pike siya eh. Pag mga ganong senaryo kasi, laking delay din ng Yules talaga dito ni ano, 23 sa... Ay, wala pa ka, Yules pa lang eh. Yules pa lang yan, pa Wind Waker pa lang, yun yung next item niya. And then, bibili siya dito ng Basher and then Abyssal. Pili ko yung BB, mapapatay nila to. Pag inunali, ayaw. Kailangan nila patay ng ayaw. Hindi pa, ayun na, Yules. Hindi ka pwede mag-TV ba? So may bonus kill pa sila dito. And that's gonna be me Poshka. It is what it is. They need to balance first yung mga creep wave dito. Lalo pushing yung baba and mid. Yung top medyo patas lang eh. So pwede nang at least paulan o nalang ng crackwork na lang yun sa top lane ng mga rocket niya. Na para makapush din yung late. And Jabs going for Shiba's guard na nga rito after ng BKB. Ganda na item Jabs dito. Yaman din kasi niya eh. Mm. Kahit sabihin natin pang lima siya sa network dito, mayaman pa rin. So, Tanic maybe? Puro draw? Skadi kasi talaga, Jay. Sabi ko sa'yo kung ano yan. Kung Skadi yan, baka hindi nakapag-lifestyle na maayos sa si Sabi. No? Posible. So, pwedeng ox na yata sa Uggs na lang. After. Ano natin? May 3 minutes mga kaibigan si 23 Savage sa kanyang Aegis of the Immortal. Clearing out muna ng mga Outer Towers yung Aurora. Tier 2 will be gone anytime soon. Wala naman ang defense ang gagawin dito. Ano? So siguro wait mo na lang ma-expire yung Aegis, Julius, if you're Team Spirit. Yun na lang. Saka hirap mo high ground. Alam mo naman yan eh. Basta may Magnus kang kalaban, hindi ka makaka-high ground basta-basta eh. Totoo. Kailangan mo muna labanan outside the high ground itong side ng Team Spirit. And siguro kung babalikan lang natin yung suggestion mo, ano yun? Skadi? Parang okay naman na si DK dun eh.
Hindi naman mag-scout si DK. Hindi, si DK naman mag-slow sa kanya dyan eh. Hindi naman yung slow habol mo doon. Ayaw mo doon? Ayaw yung mo doon? Yung light, yung sustain. Siyempre kung may Scuddy, Shiba kayo. Isin mo, tatagal. Ilang percent yung mababawas sa lifesteal tsaka sa sustain na heal na. Isin mo, Gribbs plus Tether. Grabe yung heal na napoprovide nila kayo sa abis. Eh paano pag buo na din kasi yung Wind Waker din dito? Eh, yun lang. Ayun yung bosset kasi, no? Hindi, yung Wind Waker, saglit lang naman yun. At yung Scuddy, built-in na yun eh. Sabado. Yun na yun eh. After mag, ano, nandun pa rin yun eh. So, lapit na nga. Kulang na lang ng Mystic Stuff dito. Yung Bristleback. Going for Refresher, Magnus. Expect na natin yung mga malulupitang plays. Kanina, napasama lang ng konti. Pero, two-man skewer na gawa niya doon. So, Daedalus complete and nag-all-in ha. Yung draw. So, meaning to say, he doesn't have buyback. Kailangan all-in? Hindi ka naman magsisave ng buyback dito. Kasi Aurora yung nag-habol kung tutusin. Hindi naman yung Team Spirit nag-habol. Kasi alam nila, late game, medyo panalo talaga. Naku, yung ano natin. Under wala, natin. Wala, hindi naaabot yung under mo talaga dyan. Dun pa lang sa nakapanalo ng team fight kanina yung Team Spirit sa gitna. Alam mo nang o-over. Kailangan pa nila maubos yung Team Spirit para mabasag ng high ground din. So, Refresher, speaking, kompleto na. But this time, hindi pa kay ano, hindi pa kay Collapse. Kay Zeus, mga sir. Ano next item ng after ng Wind Waker? Pwede ba kasi niya kainin yung Aghanim's Blessing dito? Aha. Tapos, Rattle Cage pa kinuha ni Savage. Pare, armor talaga. Sobrang taas yung armor nyo. 40, tama ba? 40 yung armor. Paano papatayin nyo? Wala namang Kiras. Walang Shiba. So, magiging item niya Draw Ranger. Satanic, tama? Satanic next item niya. Kailangan. No choice rito eh. Wala, hindi talaga tingin ko bubuhin yung Scuddy din. Hindi nga. Hindi niya bubuhin. Wala silang ano no, pakialam sa Scuddy. Parang gusto mo pa nga yung isang slot mo dito sa red band, pang sweep blink. Hindi, yung threads mo, tatanggalin mo yan, sweep blink. Yung red band mo kasi pang ano yan. Ayun yung mga Scuddy. Pinalitan niya na sweep blink nga yung next. Last, ano ito sulit yung ninja gear. Move speed yan eh. Tapos 20 AG pa rin ba yan? Oh, 20 AG pa din, no? 20 AG, move speed. Tapos meron kang free shield every time. So, okay yan. Scuddy talaga, para sa akin. Hindi, ano, hindi lifesteal. Kaya ano niya na dito, all in na nila, nila mamaya yung BB, no? Kasi pag di nila nadali si BB. Ang mahirap kasi yung Darkseer, tas yung Ayo. Yun yung bubuhay lalo saan nakakabosit eh. Hindi si ano na trabaho niya. Trabaho ni DK Magnus, tsaka ni Magnus. Magnus, no? Na at least either of the two mapitas. Positioning ang kailangan gawin dito ni Yatoro. Kanina hindi talagang sobrang samano nangyari kasi. Uh-huh. Nice keyware nga yung BB. Namatay nga yung isang support. Kaso BB nasa front, nasa harapan niya. Draw. No, normally talaga siya nun. Skiras na. Aray ko po. Pero wala nang Aegis dito, tama? Wala na, wala nang expert Aegis. Niya yung Aegis. Abuti na naman sa third draw. Okay, nag-relocate sa top lane na hira. Aray, pinatay ng ganun lang. Nolid lang relocate to. So down for 70 seconds. Minus 1 yung Team Spirit dito. Ah, Ariba. Yung Aurora. Okay, inabot yung si Yatoro. At least makapag-rekind pike siya. Pero eto na yung wall. Ayun po, BKB. Na vacuum papabalik. And Collapse is just waiting. BKB will be used. Yun lang naman yung gusto nilang mangyari dito. Pero i-Wind Waker lang. Ni 23 Savage. Anytime soon, mawawala na yung BKB niya. So there's gonna be the jump and Nimbus Cloud. And then Rat. That's Drow Ranger dead. Aabutan pa ba ni Jabs? He's chasing Lar, pero no ID, no entry dito. Good hook shot by Cuber. Good for staff. I don't know if natulak na lang ba siya ng Clugstone whatsoever. Yup, that's Miposhka. Forcing his teammate na makabalik nga dito. Pero nabuhay yung DK doon. May buyback yung Drow Ranger's Jules. Pero po-force ba ng Aurora to for sure? Kailangan ni-force nila. Pero ang tipid niya, ano no? Ang tipid sobra nung Drow Ranger. Mag-BKB, Jay. Bago siya mapag-BKB, ilang magic damage na yung kinahin niya. Tapos habang naka-BKB siya, naka-Wind Waker lang din yung gusto yung dapat mara-right-click na Bristleback. Uy, ganda naman yung pag-vacuum doon. Pero susubukan po Muso. Hookshot out. Lar will fall. And support step away. Kaso lang, he doesn't have buyback. Down siya rito for a minute and a half. Eto na yung mga kaibigan, yung Aurora. Potential 2 racks kung sakali. Bottom lane yung open. So tatawid sila sa kabilang ilog. Hindi na mag-buyback. Hindi na nag-buyback si Yatoro. Parang binigay na natagal. Siyempre, na namatay dito yung DK. So parang wala ding saysay. So iikot muna sila sa bottom lane ba? Hindi, dediretso nila yung middle lane. So malapit na rin naman yung mga creeps dito. Ano?
Tibaya nung Trent, Living Armor, yun na lang yung pan-delay. Glyph, meron pa ba? Hindi, wala. Paano mo titibaya yung 3 damage ni Vivi, oh. Sa 700 yung damage, yung isang normal niya. Tapos nakakiras pa, minus armor sa mga building. Doon nabutasan, Julius, yung Team Spirit. Sobrang pangit yung pagkano nila. Kasi mo nabasagan sila ng ganun-ganun lang, no? Pero props yun, syempre sa Aurora. Oo. Nakop of guard nila yung una, yung Bane. Tapos si Draw Nasundan Ranger. Ng Draw Ranger. So, mga gamit nga nila yung Glyph. Ire-respect naman ng Aurora to, pero pabor ba yung rush timing para sa kanila? 3 seconds? Mga 1 minute yan. Uy! 17 seconds, mga sir. So, saglit lang. Pero bottom lane pa din, ha? So, ay ano sila biyayaan ng cheese. Repressure. Repressure, rush banner. And also, syempre, yung walang kamatayang Aegis of the Immortal. Zeus, masakit ba pag nagparasman si Zeus? Hindi kasi ganun kalayo range eh. So parang feel ko hindi naman masusulit siguro. Hindi yata, hindi sulit. Mas pipili mo na lang yung katulang ginawang build ni ano rito, ni Lorinok. Manta lang yung parang ano niya. Ayun o, tapos magic pa rin siya. Ags, Octarine, Refresher. Kasi kailangan mo naman dito mga nasa likod eh, makukunat. So wala rin kwenta yung right click. Meron ma-right click naman na sa'yo eh, yung BB. So yung Kayan Sanch niya rito, nakahold lang muna sa backpack. Siguro pag pinindot niya na yung Arcane Rune, doon niya na ibabalik, ano? Pero ito, Refresher? Tama ba ito nakita natin kay Savage? Ah, Heart! Heart of Taras, pare. Heart of Taras. Paano yung Ags? Ang bilitawan niya? Yung, may Ags ba siya? Eh, kainin niya na mamaya, siguro. Ay, bumili na. Inuna niya yung Heart, eh. Uh-huh. So, ay, na may isa pa siyang slot. Ayun, may River. May River. So, yun yung pang-lock item niya dito. Paano mo papatayin yung isang Brazil? Bakit ganyan yung item, Jake? So, hindi na kumontes, mga sir, yung Team Spirit. Aegis, Rush Banner, and Refresher. Double back yung tingin mo. O double rat, double Nimbus. Hindi, meron Refresher na siya. Double vacuum. Double vacuum, ganun. Double vacuum wall yun. Yun na talaga. May Refresher naman na dito sa Lorinop. No need na yung Refresher shirt, eh. So, sa kanya nga mapupuntahin. Siya rin yung magiging gem holder. So, one component away, kailangan na ma-rush ng Draw Ranger to kasi papush na yung Aurora sa bottom lane. Kailan mo, hindi nag-pay up yung butterfly niya, diba? Ay, yung Silver Edge Scuddy talaga, medyo killable pa yung BB. Hindi na, hindi, wala pa tayo nakita mong beautiful RP, overgrowth, grip, diba? Mm-hmm. Talagang minamama lang sila ni Savage eh, pinapasok sila sa unan eh, wala sila magawa. Dito na nila kailangan tawagin si Super Collapse. With the skewer play, then Refresher, RP, Refresher, skewer ulit, no? Tingin mo. Pinaka best option eh, para mga kidnap. So, Scuddy completed, all in na nga. So, no buyback for Draw Ranger is now or never. Eto na, kukot off guard sila. Mga sir, gusto nila makakuha ng pick off, pero this is 23 Savage. Hindi yan, ano, hindi yan yung target na gusto mong patayin. Tapos, nagliliparan pa yung rocket doon, Julius, walang naispatan. So, highly aware sila na nakasmoke up nga yung Team Spirit. Oh. Kinain na niya yung Aghanim's Blessing, tapos going for ano na siya rito. Abyssal Blade J. So kahit naka-BKB yung draw, talagang normal siya rito. Punasan nyo na daw, baka makambok pa. Ano sa palagay mo, Julius? Siguro punasan. Oh, punasan mo, Jazzouses. Punasan, kailangan punasan. Punasan mo, promo code. Oh? Yan, okay na. Okay. Punang araw natin. Punang araw ng tropahan. Basta na punasan, okay na. Going 30k na yung network dito, pero di na yung magmamatter. Dito na kailangan talaga mag-step up ng Team Spirit. Ilang teamfight na sila. Di makapanalo. Actually, hindi nga teamfight eh. Dahil more on peak off lang, tapos nagre-rack dito yung Team Spirit. Talo rin pala yung negative mo. Hindi ka nag-plus sa Aurora. Wala, 6 lang yun eh. Ang gusto mo dun. Kala ko, handicap kills ka sa Aurora. Nag-negative ka pala. 6 nga lang nga. Hindi, parehas tayo all lads. 3 hash lang naman. 3 hash lang. Shoutout Boss Jules, you... Bob ng Gobang, ayan, happy viewing mga bossing. Yung Wamos naman, wag na. Yung Wamos niya, no, ni Alogi. Si? Imbis na Dante Gulaman, punas binigay. Punas-punasan mo lang. Hop! Ayan na yung oo. Oo, bago yan, ha? Oo. Funny. Hey. Hey, grabe nga palo, si... No, palo. Ay, umulit eh. Oh, siyempre, umulit ka pa ba? Isahan buga na lang. Oo. Oh. Yay. Oh, Michelangelo yan. Pero ito, tamakuha lang si Savage muna ng Tormentor ng Team Spirit.
Ayun na, gigispray na yung mukha. So, saglit lang. Jabs yung makakuha ng Aghanim Shard, ano? Free Shard yan. Search. Trail that last 7 seconds low enemies. Okay. Tapos wall. Level 20. Ito ka ng talent ko yan. Dark Seer. Sabay labas mo doon si Gojo. Ayun. Si Gojo ang Batangas. Pili ko sobrang takot ng Aurora, no? Ayun nilang my ground. Mage sila, no? Kanina pa. Pili ko dapat ata. 1 minute and 30 na lang. Tsaka kanina walang buyback si Drew. Hanggang ngayon wala pa rin buyback, oh. Isang pagkakamali lang ng Team Spirit, wala na, finish na ito eh. Pero ay pilitin ng Aurora. Ito na Savage. Right na siya dito sa may middle lane. O baka buyback inano niya. Baka kasi pag namatay siya dalang beses, siya pang patali. Madeligado pa eh. Oo. Uy, si Quenic, isang ambulante dyan, Stigels dyan. Yung kanina direct, isang mabilis lang, battery pa ako ngayong araw eh. Oo. Eto, bulate. Pasok. Punas ka pa, nanonood si Kuya Di. Punasan mo, may promo code. After? Oh, 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 oh. Zoom, zoom, zoom. Na, isipin mo, panalo ko sa predict na pa-TikTok pa rin. Ayun. Ha? Ang galing sa late, ah. Oo nga, late ka, pare. Wala, ideo greasing ni Jay. Ayos ka, ayos, ang lupit mo na ba? Kararating ko nga lang din sa bahay nun. Pag-greasing ko, 105 na. Wala rin sa isip. Pwede hindi tumutunog yung ano ko. Hindi, sakto din. Gisingin na kita. Si JB din nagising na. So, ginising ka na. Naging may bingitulog ko. Hindi ko naririnig yung ano. Ringtone ng wala ano. Ka. Hindi ko alam yung alarm mo. Lumabas nga ako, pare. Bala ko sana magpa-laundry. Sa tanik na lang sana drop. Para hindi nababurst si Jesus. Kahit ata sa tanik eh. Ayun, may nahuli na. Yun naman yung next item niya. Pero eto na yung skewer. Susubukan nila at least bring down, pero sakit. Hindi sulit eh, dahil may kung mapatay man nila yun, magre-respond lang din Julius. Hindi, may ano, 9 seconds na lang yung ginawa nila. Oh, pero kung umabot aray, man sa burst, aray, 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 kailangan nung 4 staff. Muntik pa sila dun, sipin mo, sobrang global eh. Rocket, sabay ni Imbus Rat lang yung pinapaulan. Hindi kaya talaga yun. Kailangan huli talaga yung BBJ. Uh-huh. Hindi siya yung right target para may FF. Di ba yung nakatakailangan ni ayun, Toro, para mapunit yung BB? Tingin mo, at divine na ba yung pang pandivine na yan kung talagang aabot pa tayo pang finishing touch all in na yan eh. Syempre ang pro player na gipit sa divine kakapit, di ba? Eto Oli, tingin ko si Oli at mag heart na rin din eh. Ay hindi, Lotus pala. Sobrang ganda ng Lotus against Bigselback tsaka ay Bigselback DK tsaka Bing. The Lotus, Lotus mo lang si Biberito. So ang magiging story na naman neto, next Roshan na naman. Ano ginawa nila? Sila yung naman. Tuloy-tuloy yung ano, pack. Na-break din. Nailang sila dun sa paulan ng tropahang Aurora. Ay no, Rocket. Another Rocket again. Pack, pack, pack. Nimbus. Rat. Muntik si may posh ka. Buti to, may buti post up eh. Buti nag-sold, Camo. Buti ayun, nag-sold. Ayun, oo, tama. Patay siya eh. Patay siya kasi naman siya ng Nimbus. So that instant replay presented by Predator. Isa nga muna ng dati ko lamang. Bad trip pa rin ako eh. Oh, pali pa rin mo. Yung next series natin, guys. Walang iba kundi Falcons, fly fly away. Ay no. Oh. Ang laki ng gulaman eh. Oh. Ang laki ng gulaman. Alin dyan yung gulaman? Ayun, yun chan. Dati gulaman eh. Dati kasi gulaman dun. No? So may buyback na rito, yung buyback status natin. Siguro naman okay na yung bad trip ni Queenie. Wala na. Oh, okay. Na ano na eh. Tatlong core ng Team Spirit may buyback sa Swift Blink. Ang binili nga ni Toro dito. 10 minutes na lang, papunta na tayo sa tier 5 neutral items. Doon na magkakatalo, Jay. Siyempre, yung Giant's Ring para sa Bristlebox. Sulit yun. Or Mirror Shield, pipili mo. Anong pipili mo? Yun na, kahit Giant's yung Giant's Ring lang, para pre-potting ka na din. Pre-potting, nang ganda ng pre-potting. Sulit yung pre-potting. Tsaka sobrang intimidating ka aray, din. Aray, aray, nawala! Isang mabilis lang, minus 1. Nagamit pa yung vacuum dito. Mag-out lang naman si Larl. So sana makakuha ng trade at least ni Jabs. Uy, there's the rat, pero tabutan si Oli, good thing is, nakapag-ar... Tether out siya agad. Tether out siya dun sa teammate niya. Medyo delikado yun ha, late relocate, tapos harapan pa ng DK. Yes. May konting battery pa rin, last na, Gojo mataan ng gas daw, sabi. Okay na, okay na. Hindi, wala na, wala na. Ja, yan. Hindi ba si Gojo mataan ng gas? Tamang picture kasi si Ja eh. Log to yung tao eh. Ani, mga Gojo mataan ng gas yan. So, Roshan natin, malapit na mag-up ha. 10 seconds. Tingin mo kanina 17 seconds. Ngayon, tingin ko 1 minute and 10. 70 plus 17.
mga nasa 30 plus lang yan. 34. Hindi, 30 plus nga. Ayun, sinagot ko yung 17 mo. Hindi, baka, oh. Ay, hindi, one minute. Oh, 1 minute nga. Hindi, gusto ko sisakto. Ayoko ng 34. Yeah. 38 sana, 30. Kasi, 1 minute. Pero mabilis pa rin. Hindi, sino mo ang malas sa kanina pa sa bottom lane lagi lalabas yung Roshan. Hindi pa sa top. Wala laging cheese, no? Walang laging cheese, eh. So, another refresher. Pero okay na rin ako sa... Pero doon, Ags, kanino mo mapupunta? Kung ikaw, Aurora? Kung sakaling... top lane nag-respond. Lahat may Axe na kasi. Yun parang lang. Wala nang kwenta. Ayun, no? Si Pancho ng mundo. Doctor? Doctor Lab. Doctor Lab. Sabi sa inyo, sa mga may... Hindi sakit sa puso, ah. Oh. Sa mga broken, Doctor Sa mga Lab. Broken, guys. Kunyari, broken-hearted kayo, nakita nyo si Boss Owa, nagkakas. Tanungin nyo siya pag-ibig. Doctor Lab lang. Doctor Lab lang. Number one yan sa balota. Wala ba si Doctor Lab na TikTok natin dyan, Ja? Ang mga to si Dr. Lab, nakakaligtas na rin to sa ano eh, sa ad break eh. Direk, dahil matagal yung laro, labas tayong ad even. Oh, wager, oh, wager, matagal wager, eh. Wager. Oh, pag ganito makakatagal para at least, para sila nag-toss coin lang. Uy, pero nag-sold play, lumabas si BB. Tignan natin kung paano na-discartehan to. Makapag-out naman si Meposhka sa loob ng Nimbus Cloud, pero collapse! Dragging 23 Savage, pero Shiva's Guard into Vacuum. Tatlo sila dyan. Protected ng BKB. The punit si Savage. Jabs will be the next one na ba? Hindi aapot. Yator will fall. Sa mga illusion ditong anek-anek ng Tarkseer. Buyback will be committed. Ganun na nga rin yung gagawin dito ng Team Spirit. Savage is just watching. Nauubos yung Team Spirit. Nalito na rin yung cameraman. Tinigil yung TP na yun, Toro. Sabi niya, hindi kaya, guys. Sipin nyo, yes, na-takedown nyo. At last, na-burst nila yung BB, pero ano yung naging cost, Jay? Everything. Yung vacuum wall. Sobrang MVP ng vacuum wall ni Jabs. Yun yung nagiging additional damage. Plus yung Zeus kasi hindi napapansin. Yung reflection, no? Kumana. Partida na huli ni Corruption, ha? Pangalawang RP. Uh-huh. Skewer RP, pero wala si Yatoro kasi low ni HP. And dahil dun yung another Roshan, mapupunta na naman sa side ng Aurora. So, another refresher na naman para sa Aurora dito. Aegis and the Rosh banner. Napa-wow sa wall. Vacuum nga yung tropahan doon, ano? Grabe yung vacuum wall. Sobrang well played for Jabs. Yun na yun eh. Yun na yung pangarap mo eh. Yun na yung dream ano mo eh. Dream peak of mo eh. For Team Spirit na wala ng BB. Kanina pa eh. Kanina nyo pang ina-attempt na patayin yung BB. Kinakapos. Ngayon naman, napatayin nyo. Ang problema, hindi nyo napapansin si Jabs na medyo masakit na rin talaga yung vacuum wall. 4 minutes na ages. Himalayan since patay na. Si Brizel Back Julius, ang hawak niya Darkseer. No choice naman. 40 seconds yun eh before na-take down yung Roshan. So, matik mong kukuha niya. Di ko sa ligi pa dyan, Skyflex lang kinakain. Siyempre. Dapat, nagpapanggap lang yan. Dapat burger hawak niya. Pare, nagpapanggap lang yan. Tomorrow, millionaire yan. Easy ka lang. Tomorrow? Balik millionaire siya, tomorrow. Sa ngayon, ano muna? Nagtitiis muna si Skyflex yan. Tiis muna. So ito nga, 43k gold lead, Jay. Grabe naman yung gold lead. Sobra naman? Sobra na. Op. Pero tingin mo, may expert na lang ulit to nang hindi nagagamit, Julius? Kailangan nila force. Nag-buyback na yung draw dun, Jay. Mm. Parang isang pagkakamari na ng Team Spirit. Mapitas lang nila. All in sila sa draw. Ilan extra gold ni draw? 2-7? Oh, hindi. Si DK ito eh, 1-7. Collapse Arcane Blink. Next item niya dito. Ano pala? Wait na lang sa mga tier 5, Julius. Tier 5 ka? 64 minutes na lang yun, oh. Makalat masyado. Nababattery pa ako, Ja. Ja, nababattery pa ako, makalat. Kailangan mo punasan. Tsaka punasa shake. Punasan mo. Punas. Shake. Bari-bari dance. Sabagay, ano nga. Shake. Uy, tinuloy. Uy, Ja. Labas kami dyan. Grabing shake yung ginawa doon. Inalog talaga ba? Inalog, labas ka bitya da. A little bit lang sa iyo, gusto mo sana. A little bit lang eh, pagpag lang eh, tsaka ano eh. Punas eh. Na sobra sa shake yun ah. So magbi-BKB pa rin. Si sa page, pwede niya siguro tanggalin. Mamaya tingin ko second game bababa yun, mag-aano na yan eh.
Yung player niya. Hindi, wala siya rito. Ay, wala ba siya rito? Wala ka siya sa Nostra. Ah, nga pala, wala sa Nostra si Kenny. May meeting ato si... Ah, wala tayong katabing nag-ano, Scatterman. Wala si Scatterman muna for the meantime. For the meantime. Hindi daw tinuloy yung anchors match kaya ka eh. 57 minutes, 3 minutes na lang po. Pamunta na tayo sa exciting part, which is yung tier 5 neutral items. Nagtanong lang kanina, paano daw yung mechanics ng odd-even? I-adapt nyo lang po yung total score ng kills. And then, kung odd or even, diba? Magpalagay nating total siya ng 58 kills. So, even yon. Kung 59 naman, alam nyo na, odd. Diba? Ayun, si Boss, ano, ito yung nakatanong, ngayon, nagtanong ulit siya. Si Boss Mansur sa ating Facebook. Yo. Wala pa rin naman wager. Diyan, lalabas ka na ito, wager, at even. Siya tanong matagal yung ating game. Oo. Sa at even na lang yun magkakatalo sa mga wagers nyo, boys. Ah, next game na daw, mga bossing eh. Next game na daw, guys. Oo, next game na. Pero ha, yung game 1 natin dito, sobrang action pa, Julius. Sipin mo, mabot na tayo ng almost 1 hour. So, Aghanims for draw range, hindi niya pipilit sa divine na gusto mo rito, Jules. Ags muna. Yan yung kaninang hinahanapan pa rin, yun. Pero kailangan niyang malunok to kasi wala siyang ibababa. Ano, sweep bling? Hindi, wala. Talagang bihintayin pa niya. Yung blazing, no? Na pang item. Buyback status, di po natin control yan, bossing. Ano po tayo eh? Clean feed. So, hindi po natin hawak yan. Yung pero since nasa big screen naman kami ni Sir Jules, sabihin ko na lang yung may buyback. Bristleback, Zeus, Darkseer, DK, Magnus, Clockwork, IOA. Balang wala lang palang buyback. Si ano, Draw Ranger tsaka Trent. Yung nag-buyback kanina. Sila yung dalawang nag-buyback kanina sa may Roshan. Maybe for draw or ano, kulang na sa pera o cooldown. That... Nag-proc ka na naman, Jules. Kaya nga, first game. Hindi, sa atin naman guys, okay lang yan. Mainit yung laban eh. Ganda nung laro actually. Sobra. Okay lang mag-proc. Sa isang series lang naman ni Jay, di ba kahit mag-game 3 kami, okay lang. Uy, backing mall sa isa? Yes. Okay. Tingin mo, okay yun. So, hindi na naman nagamit yung Aegis na naman dito, Julius, ha? Ganun na naman ulit. Pang-apat na hindi na nila nagamit yan, ha? Ang kulit pa, Jay, tuwing pawala ng Aegis, tsaka nagka-clash. Saka sila gugumugo, no? Tsaka nagka-clash, eh, no? O sabihin natin, yung team spirit yung ipag-clash tuwing pawala ng Aegis. Yes. So, Aegis expired na nga begun para sa Aegis, pero may iwan naman dyan, syempre, yung refresher. Tingin ko yung DK, hindi kailangan ng buyback. Kailangan niya mag-goldin na. Bilin niya na yan, yung Aghanims na yan. Hindi gusto niya bilin. And ito, Jay, nabilin na pala. Nalunok na. Eh, nagkabili yan ng Midas. Maganda yung Midas na bakit? Automatic kasi, pag nag-Midas ka, neutral item agad. Mm-hmm. Tier 5 neutral item agad makukuha mo. So, dito na sila maghahanap ng neutral item nga, ano? Going 50k na nga yung advantage ng Aurora. Pero still, yung respect nila towards Team Spirit. Hindi rin pero sa gusto ko rin na sabihin na nating nakakainip man if you're Aurora na ano ba yan, pwedeng kanina pang i-go pag may Aegis hindi ginugo. Pero syempre yung respect nga nila nandoon eh. Yung Midas si Mira hindi pa nga nagamit for tier 5. Ito si Collapse trying to kill ng some neutrals. Napakalaga kasi talaga neutral eh. Ako malas. Wala pa rin nakukuha. Hindi makahagilap, no? To, sino to? Si Jobs, naghahanap siya ng pwedeng... Wala pa rin nalaglag, oh! Malas nga niya, no? Collapse. Ito, Clockwork. Book of Shadows yung makukuha niya. Kailangan niya mag-BGBTP? Hindi, may Shadow Blade naman siya. Okay lang yan. Ako, ito ang hindi okay. Pag nakita siya dito, ayun na, nag-rocket. Spotted din position. He has keyword and dagger naman. Pero hindi siya pwede magpakita. Kailangan niya mag-TP out eh. Masyadong risky kung pipilit niyang kumuha ng neutral dito. So, tier 5 neutral items. Pirate out for Yaturo. Left, ano kasi, yung triangle area din kasi. May observer words. Sa may right side, may words din eh. Book of Shadows. Ito na si BB, anong kunin niya? Ayan na, kinuha na nga yung Giant's Ring. Pre-patting level. Ayan o, hindi ka ba matatakot sa Bristleback na ganito? Sobrang laki. Sulit na sulit ang Giant's Ring dito sa Bristleback. So ibababa niya lang muna yung kanyang BKB. Palitan niya ng Wind Waker, Julius. Matik. Pag nag-out BKB, switch ng Wind Waker. Maganda si Wimposh, ikaw mag-a-against dito, G. Para makapagtayo siya ng mga vision. Sa punong-punos. Oo, at least kita nila yung side ng Aurora. Tignan mo kasi ginagawa, pagdating kasi sa vision, lamang yung Aurora, may racket. Na ags yung, ayun o, si Clockwork, may Nimbus, may Rat.
So kahit anong mangyari, makikita at makikita ng Aurora kung nasan yung mga heroes ng Team Spirit. Ito, may shovel naman si Mire. Hukay na lang siya, no? Halukay ube. Anong halukay niya? Halukay niyang dapat ang halukay. May nakuha na ba siya? Anong nakuha niyang youths? Mira, wala pa, pipili pa siya. Wala pa, pipili pa siya eh. I-posh ka, wala pa. Book of Shadow for IO. Ay, bukod na dead. So, pang-push. Stats din at the same time. Pero lahat na magkakaroon ng buyback dito, mga sir. Draw na lang yung kulang. I think segundo na lang naman na to. Hindi, meron na kanina pa. Yeah. Gold ang wala siya. Ang kulang? Oo, gold. Alright. Ako nahuli. Yun lang. Pero may gagamit ng BKB. Yung patik, isipin mo. Yags ba yan? Si Lard? Wala pa. Ay, meron na ba? Kahit ato walang Axe eh, kasi Giants rin naman kinuha niya eh. So may pre-patting pa rin siya. Kahit anong mangyari. So even though na-force out yung BKB niya doon in Dragon Form, importante, hindi mamamatay yung DK. So 500 gold away for Draw Ranger Julius para sa kanyang buyback nga dito, ano. So Giants ring for Lar, collapse. Tapos sa side ng Aurora, isa lang ng Giants. Ang hirap kay Collapse, pagka alam mong pa-teamfight na, sabay inunahan ka ng rat, paano ka gagawa ng play na? Pag na-timing kasi yun, yun yung masaklap eh. Oh. Wala pa, still wala pa rin, nagsisave pa rin ng buyback si DK. Aha. Uh-huh. Ayan na, si Boss Baby. Asan? Oo. Oh. Asan si Boss Baby? Ayun o, sa tuktok sure na. Sure game 3, 60 to 80 minutes. Tama ka na, Boss Baby. Isa kang Boss Baby. Shoutout kay Boss Baby na bantatay na muna pag walang ano. Bantatay ka muna for the meantime. For the meantime. Pero ito, another Roshan. Lagi sa baba na naman, Jay. Aha, uh-huh. Fifth so, Roshan na to. So, another Repression Shard, Rush Banner, and Aegis nga to sa side ng Aurora. No contest. For Team Spirit. Napakabilis lang. Aegis para kay Savage. Repression, kanina yan. Kahit kanino na ata yun. So, overwhelming blink completed for Mr. Collapse. IO naman going for Heart of Taras. Meron siyang 6,400. Heart nga, sabi ko kanina mag-guard siya. Pwede heart eh. Para yung HP region mo, sino yung nakatether mo, damay yun. Ito mahirap. Wind Waker. Yung mga Wind Waker nila. No? Bossed sobra. Clockwork na meron natin eh. Ako, igugo ba nila? DK needs to be careful. Nagamit nila agad yung wall. Pero planong bumasag na nga dito ng Aurora. Pagkakataon na daw para at least makapag-push. So that's tier 3 gone. Dito nga sa may bottom lane. Yung Dragonite kasi hindi naman to blink dagger type. So walang surprise factor ano, for Silver DK. Edge. Silver Edge. Ay, may nakuha. And that's keyword onto clockwork. At least kukuha ng minus 1. Nadili nga lang nung Glipnir. Masusustain ang pa ba? Hindi. There's the multi-shot. So Draw Ranger naka-position lang, he needs the Silver Edge para nga dito kay Dragonite nang sa ganun malambot etong si 23. Pero since minus 1 Julius, mapapaback na naman yung Aurora. Dinalaban pa rin nata. Oh, yung cameraman natin, may nabak yung mul. Yep, Magnus Delicado nakapaloob sa kanya yung double nimbus. And a solid vacuum into the wall na naman once again. For Darkseer Jabs, making it happen for Aurora. And ngayon, tutuloy sila sa pagbasa. Julius Bible committed for the Atropos. Si Magnator naman, inaten siya pa. Kung magbabuyback ba siya or what. Pero Dragonite, tignan natin kung ano yung magiging decision making. Wala pa silang movement. So, hindi makakuha ng magandang ano, RPC. Ano? Mabubosit na siya sobra. Nawawalan siya ng karapatan para mag-dagger. So, eto na yung buyback. Wind Waker out lang. Atropos. This could be a dare for Mira. Hindi naman mangyayari yun at least. 23 Savage. Haharap lang. Again, yung Bristleback po na yan. Eh, may Aegis pa, no? And one rocks na lang. Mega Clips na po. Dito yung Team Spirit. Nakumit na nga yung buyback ni Collapse. The question is, kung ha high ground pa rin, matagal pa naman Aegis dito, Jay. Kung matapos man ng Aurora to, MVP dito, si Jabs si Rune, grabe no? Si Jabs, no? Yung baki yung mall sa harap. Baki yung mall sa likod, tatlo yun. And binigay niya na nga yung Repressure Shard niya dito kay Bristleback dahil meron na siyang Repressure Orb na nabili na, Julius. Eto, may mahuli ba? Warded. Kita si DK, ha? Si Lard. Also, may buyback naman siya, pero parang buyback kasi siya. Wala siyang Dragon Form. Aha. Binil na rin niya yung Axe, no? So, big black na to, mga sir. Dragon. Kitang kita lang din sa Observer Wars. Kita mo naman yung words nila sa Ledgy dito. Ano, very
creative. Ayun, kita nga kasi siya sa words eh. Nimbo, susubukan, four stop. Pwede naman siya sundan ni 23 Savage. Parehas lang naman sila dito. Meron pre-patting and vacuum na naman once again. Pero very tanky Dragonite mga sir. Nasaksihan natin doon. Paano papatayin to Raid Boss? Tagal pa eh. Sulit pa yung Aegis dito ni Savage. Meron pa siyang at least 1 minute and 40 seconds. So, pupusuan mo na to if you're Trent. Okay, ano mo nang yan, no? Ako, si Kulap dyan siya namatay kanina. Hindi na nga rin tumama yung shockwave niya. There's the horn toss onto Skewer. Totodo na ba sila dito? Dragonite in trouble. Good force staff. Mag-abol ba? Naipit ha, si 23 Savage dito. Eto na naman yung horn toss. Masi Skewer kaya pupasok sa loob ng fountain. Savage mamamatay. But he has Aegis. Where's the teammate? Relocate. Makaibigan. Eto na naman si Jabs. Again! Katatagalan sila because of the Wind Waker and protected din siya ng kanyang BKB. So makakapag-out yung Aurora. They're going for the reset. Hookshot available pero hindi nila i-go mga sir. Hirap na hirap pumatay. No, kailangan ba drag sa fountain talaga? Kundi wala sila damage. Hindi enough yung kay draw eh. Kinikiliti lang eh. Pagkakataon na sana yung problema. Meron pa kasi talagang natitirang segundo sa Aegis nga ni 23 Savage. Siguro, huwag mo nang iano si Draw Ranger, huwag mo nang gamitan ng Living Armor, Pantori na lang to sa tier 3, okay. Julius. Ayun, ramdam pag nag-sibling. Eto na yung jump in na naman ni Jabs and vacuum into the wall na naman yung 1-2 position. Tanggal sa equation, buyback para kay Draw Ranger. Available yan, Lord, kailangan niya mag-hesitate. Hindi siya ganun ka-solid pagdating sa HP, multi-shot na rin up to break down the Darkseer. Pero napunit naman nila at least yung Bristle back. Here comes the horn or the Skewer. Again, yung vacuum na naman. Hindi napasok sa wall pero sulit naman at least. Makukuha nila dito yung IO. Dragonite will fall. He has buyback. May natitira pang bacteria na hindi pumipirma, Julius. Hindi pa may creeps to. Isang raps pa pero well played para kay ano rito. Collapse. Yes, maganda yung performance si Jabs. Ganun din naman si Collapse dito. Binabalik niya yung favor. Oh, grabe no. Si Jabs kanina pa yung vacuum wall, dalawang beses na yun. Sobrang payoff for Jabs. Huwag lang, ito yung mangyari pag nahuli. Yayaks, Skewer, Nimbus. Sino bumili ng Divine? Is it Zeus? Zeus, bumili Divine. Hookshot? Matutulak ba sa Cogs? Hindi, magbibikibi siya dito. Jetpack, ia-out gamit yung Surge. Mag-abol may Poshka, hindi siya aabot. Gusto niyong i-overgrowth at least. Pero nag-abol sila Skewer dito. Wala masyadong HP si Collapse. Here comes the Shockwave. Again, protected mga kaibigan ng Spell Immune Q. Makakatakbo. May Surge ka pa ba? Paring Jabs. Sabi niya to Dagger in it to Sheamus. He messed up. Ito na yung Skewer. Again Q. Para lang sa support. Nag-all in na sila dito. Collapse. Inabot na nga mga kaibigan. Lahat na nag-abol nasaktan. Pero Yatoro tatayuan mga kaibigan. Jabs. Mamabagyan ba si Collapse yung namatay doon? Pero buyback umuulan for the side of Aurora. Draw Ranger is doing it. Pero not for long. Kuya Long. Ay! Alulong ba para sa mga tropa ng Aurora? Hindi pa. Kala ko aalulong na yung mga tropa lulong. Pero makakapag-out siya dito. He managed to survive. Buhay ang bata. Pero si Lord, magka-dieback. And this gonna be a dieback. Yun yung painful. Na two kills dito since Magnus and DK doesn't have buyback, Julius. Grabe, sobrang payoff nung buyback dito ng IO tsaka BB. Saktong-sakto, Jay. Wala silang Dragonite and Magnus. Pwede nang tapusin ng Aurora. Sobrang payoff ng buyback. Plus, anong gagawin mo kay Ghosty Draw? Wala rin silang overgrowth dito. Meron silang Living Armor. Pero nagbabasag na nga si 23 Savage. He wants to finish this game right here, right now. Masyado nang mahaba yung 70 minutes dito sa ating game number 1. I guess it's safe to say Aurora will secure game number 1 sa ating series. Pinasok pati chinelas mga kaibigan. And GG will be called. Grabe yung execution wise. Jabs, for the win, no? Jabs for the win. Grabe si Jabs tsaka yung Clapper. Si Bobby Blow Blow. Grabe, Jabs with the beautiful performance as Darkseer. Props pa rin syempre sa buong company Jabs. Maganda yung performance even 23 Savage. Sobrang kunat ng BB. Lorinop, hindi napapansin sa backline ng Zeus. Pero yung backline wall kasi talaga yun, no? Naging crucial sa mga team fights na yun. Yung X-Factor eh. Isipin mo ha, dalawang backline wall plus yung Axe.
nasusuntok, may additional ilo. Umabot na tayo sa point na kaya na nila si Savage. Nalulusaw si Savage. Oh, basta kaya na. Automatic na mamatay naman eh. Problema, si Jobs na. Diba? Hindi na si Savage. Hindi na Savage yung problema nung uli. Yung mismong Darkseer na yung nagiging problema. So dahil dun, game number one, mapupunta dito sa side ng Aurora. So ang ating match MVP sa ating naging laro. Meron na ba tayong MVP dyan, Direk Ja? Wala pa. Sayang, na-delay pa naman sana ng ano doon, no? Na-delay pa naman sana ng Team Spirit yung laro natin. Medyo nag-over safety play yung Aurora, pero parang sa akin okay lang naman, no? Hindi, okay lang. Kahit inabot sila ng apat na Roshan. Kasi nga, di ba, naalam mo na skewer, pwede kasi sa talaga sila skewer sa Fountain, eh. Yun yung naging problema. Ito yung game highlights natin, presented by Shift, mga kaibigan. Dito, yung unang Malinia Toro, di ba, bago siya mag-BKB, ang dami niya kinainspell dyan, eh. Tapos, yung na hookshot pa to, hindi na ano eh, na force stop. Actually, buhay dito yung DK ko daw nagkakamali eh. Na force stop ni Miposhka. Oo. Oh. Si Miposhka yung namatay. Pero yung illusion kasi, daming annoying. So, ito yung huling clash natin sa may, ito ba? Oo, ito. Ay, hindi, ito yung iba pa to, iba pa to. Ito yung na-burst nila si Savage, pero na-vacuum na naman sila dyan. Vacuum mo, lo, tamintay mo. So, yung mga reflection, ang kakate. Ito pa, oh, kabilaan, X nga, yun. X ka sa akin. Parang na-fissure yung bakoy. Walang magawa, oh. Kinakain sila. Aha. Ganda na. Partita, ang ganda ng ano, ang ganda ng RP ni Collapse nun. Nahuli niya yung Zeus, pero hindi talaga enough. Yun, sabi ni Lornop. Yun. Yun. Eh, na yun na nga. Aurora. 39-19 Stomp. And syempre, no-brainer, guys. Jabs ang ating match MVP with solid performance sa kanyang Darkseer. Grabe naman yun. Isin mo 8 kills lang yun, 3 deaths, tapos 28 assists. Grabe. Yep. Yan siya ang ating match MVP. Bet muna tayo bago tayo mag-short break, Jay. Aha. So, para sa'yo talo dun, ha. Nabigyan tayo agad, Julius, ng maganda-gandang 3 hash, ha.